Hello mga Lodi Cakes! Ngayon, ang pag-uusapan naman natin is ano ba yung best Axitin para sa mga beginners? Kasi lalo na sa mga magsisimula pa lang at gustong mag-invest dito sa Axie Infinity, ano ba yung bibilhin ko na team para sigurado na mananalo din naman ako at hindi ako magbibilong 800 MMR? So yun ang pag-uusapan natin, ano yung team na yun at kung magkano ang kailangan mong pag-ipunan para mabili mo itong Axie Team na to, di ba? So dito sa dashboard, ito pinapakita ko lang sa inyo, ito yung main dashboard nyo sa marketplace at dito yung gagamitin natin pang bili ng Axie. Pero punta muna tayo sa worksheet kasi ito, may prepare ako para sa inyo. So nandito yung composition, kailangan meron kang plant. And pag plant, ano ba yung basic niya? Di ba? Ang basic niya, dapat tank siya. Kailangan meron siyang capacity na mag-destroy ng energy. Kasi pag nakapag-destroy ka ng energy, medyo mahihirapang pumorma or mag-strategize yung kalaban. And second, kailangan makunat itong tank na bibilhin mo. Third, ito bonus na to kung kaya pa niyang mag-generate ng energy para sa team. Mahirap na siyang patayin, tapos nakaka-generate pa siya ng energy at nakakanakaw siya ng energy. So magandang combination yun para sa isang tank. And tingnan natin kung magkano aabutin ito, di ba? Tapos ito naman yung next, ito yung pang middle natin. And I'm recommending plant aqua na team. Kasi yung aqua medyo mahirap tong patayin and madaling laruin. So user-friendly siya. And for dito sa middle, gusto natin may konting damage, may defense siya, and as much as possible, sana may energy generator din to. And of course, speed guys. Napaka-importante sa aqua na mabilis siya. And yung last naman, yung pang-back natin, ang recommended ko dito, speed. Kasi ito yung gagamitin natin sa 1 versus 1. So hindi enough na mataas yung speed niya. Kailangan kaya pa niyang pataasin yung speed niya. And dapat high damage to. Kasi kung 1 versus 1 ka, hindi ka naman makadamage kahit pa ikaw mabilis. Pero hindi mo naman kayang i-burst yung kalaban. Baliwala din, di ba? So kaya ito ang recommended ko na team composition natin para sa isang beginner team. And of course, papakita ko sa inyo dalawang option ng pagbili, di ba? May RAM at saka Binance MetaMask. So ito, kapag RAM ka, pwedeng credit card and pwede din na debit card. Just make sure na merong balance yung debit card mo pag bibili ka. At makikita nyo later kung magkano yung pag-iipunan nyo, magkano yung magiging cost nito. Dito naman sa Binance MetaMask, pwede na SLP yung gagamitin mo kasi i-convert mo siya into ETH. Pwede din naman na magpapasok ka ng cash or credit card balance dito sa Binance para pambili ng Axie. Okay, so ito yung basic na worksheet. And dito, by filling out kung magkano yung cost nitong plant, aqua, malalaman natin kung magkano yung total cost ng basic Axie team nyo na maganda na yung performance even sa arena. Okay? And then, dito sa RAM, lalagay natin kung ilang ETH ang kakailanganin, magkano yung magiging total ETH niya, and of course, magkano ba yung 1 ETH? Ang 1 ETH ngayon, nasa 210,000 to, CoinGecko, Binance, or BloomX. Yan yung price. Pero ito, nagbabago to. Mabilis yan. Minsan, 1 hour lang, bababa ka agad yan to 205, 201. Pwede din na tumaas hanggang 220 or more. And then dito, of course, kapag Binance or MetaMask ang ginamit mo, meron yung withdrawal fee. And usually, nasa 900 pesos yan. BloomX, meron din yung withdrawal fee. And of course, meron kang gagamiting gas fee kasi tatawid ka ng network. Kasi guys, si Binance Smart Chain yung network niya. Pero dahil tatawid ka ng Ronin Bridge, may Ethereum network ka na babayadan na gas fee. So patawid from Ethereum network to Ronin Bridge, nasa usually 2,900 yan. Minsan nagpa-fluctuate yan. Pwede yung maging 1,500 pero pwede ding tumaas hanggang 5,000 pesos. So kailangan babantayan mo yon. But ang average niyan, ito nasa 2,900. So safe na yan basta mag-alat ka ng ganyang amount. So therefore, yan na yung comparison ng dalawa. Lalagyan natin ngayon. Titingnan natin kung pag bumili ka ng plant, magkano ba to? Tingnan natin sa marketplace. So punta tayo dito sa marketplace and of course, isa-select mo yung plant. Tanggalin muna natin to. May mga sinelect na ako ditong parts.
Pero para makita nyo, ang standard nito pag in-open mo to, yan, yung pureness niya any, yung breed count niya ay 0 to 7. Yan yung basic. So, ngayon, pag tinignan mo to, at nakatik yung plant, lalabas na lahat ng mga plant na nagpo-fall sa ganong classification. Ito yung pinakamura. Pag tinignan mo yung plant na to, ba't ba siya mura? Eh kasi, wala pala siyang plant card. So, pag wala siyang plant card, tingnan nyo yung health niya, 44. Ang perfect health ng plant ay nasa 61. So, therefore, ang laki ng nabawas sa kanya, di ba, nasa 17. So, malaking bagay yun. Mag-burst ka agad, lalo na kung merong beast. Kaya, that's why, kahit mura to, huwag nyo siyang bibilhin. Kasi, mas mapapamahal kayo in the long run dahil magpapalit lang kayo ng axi. So, ngayon, para makasigurado ka, punta tayo dito sa parts. And, i-type natin, serious. Ito yung isa sa mga part na recommended ko. Bakit? Kasi ito nangangagat. Ayan ho, vegetable bite. Pag kinagat niya yung kalaban at meron siyang energy, mananakaw niya yung energy na yun. And then, of course, sabi natin makunat. So, kailangan meron siyang pumpkin or October treat. Yung pumpkin kasi, ito, pag yan, yung nasa likod niya, yan yung pumpkin. So, matindi to na shield. Mataas ang ino-offer niya na shield para sa axi natin. And ito, makikita nyo, 0.033, pero cactus yung isa. This is pang-attack. So, gusto mo ba ng pang-attack yung plant mo? Or gamitin mo talaga siya para sa core niya na role, which is makunat and pang-defense. So, tingnan natin itong isang to. Naglagay ako ng additional part, leaf bag. Importante yan kasi sabi natin, energy generator. And at the same time, zero yung energy usage nito. Yan, makikita nyo, zero, di ba? Plus, magigain siya ng one energy kapag ikinombo mo to with a plant card. So, kung meron kang pumpkin, meron kang serious, sinabay mong tinira itong leaf bag na to, makakagain ka pa ng one energy. So, that's very useful, guys. Mag-iipon ka ng energy para may pangtira yung aqua mo. Makikita natin dito, yung isang card niya is beast. So, therefore, pag tinira mo itong beast card kasama yung leaf bag, hindi ka magigain ng energy kasi hindi siya plant card. So, therefore, ito, mura siya, 0.037, pero may drawback kasi ang health niya, 56 lang kasi meron nga siyang beast card. So, yan, ayaw natin yan as much as possible. Kung may budget kayo at mag-iipon lang din kayo para sa first team nyo, huwag ito yung kuhanin nyo. Kuha na tayo ng magandang cards. Makunat, may energy generator, may energy destroy, at may konting defense. Pag nilagay natin itong pureness sa 6, makikita nyo, no axi matches your filter. Bakit ganun? Eh kasi yung isang card natin, di ba, leaf bag, eh pang bag yun. So, 5 parts lang ng axi natin ang plant. So, ngayon, iktik natin itong 5 para sure na yung speed niya, 31 lang. Gusto natin na 31 yung card, yung speed niya, para huli siyang titira, mabagal siya. Kasi pag ang kalaban mo, meron din siyang serious or pang-agaw nung energy, at least kaya mong agawin ulit, di ba, yung ninakaw niya sa'yo. So, makikita nyo guys, minsan dito, may mga sobrang murang axi, pero nabili na yan. So, kaya make sure na pag nag-check kayo sa marketplace, huwag yung pinaka-mababa yung kukuhanin yung presyo kasi mabilis yung makuha. Usually, yung mga pang-apat, pang-lima, yun yung gagamitin nyo for budgetary purposes. And ito, meron itong yam card. So, yung yam, meron itong poison. And kapag, whether ikaw yung titirahin or ikaw yung titira, mapopoison mo yung kalaban. Kaya maganda din itong yam. And dito sa health niya, dahil 5 out of 6 yung plant cards niya, 59 yung health natin. So, makunat na to. Therefore, guys, for the basic team, I'm recommending this team. And actually, yung buntot niya, pwede nyo din niyang palitan ng carrot. Yung carrot is also good kasi may defense yun, may attack. And at the same time, kapag nawala yung shield mo, makakagain ka ng energy. Itong stats, pinapakita ko lang sa inyo na yung recessive 1 niya, yung R1 at R2, merong ibang cards na hindi pure plant. So that's why yung purity nitong axi na to is 72%. Yung katabi niya, makikita nyo 78%.
Itong isa, 82%. So, tumataas yan. Kasi pag tinignan nyo, yan o, yung composition niya, yung mga red tsaka purple, konti lang compared dun sa kauna-unahang Axie. So, yan yung mga kailangan nyo i-consider pag bibili na kayo ng Axie. Basta as much as possible, nagagawa nyo yung purpose na makunat siya. Diba yan o, si Pumpkin, kita nyo, 110 yung defense niya. Yung green, yan yung defense. Yung red, yan yung attack. Itong si Carrot, gain 1 energy if this Axie's shield breaks. And it can only trigger once per round. So, basta na burst na kayo, tanggal yung shield mo, makakagain ka. And then ito, meron din na potato leaf. Yung potato leaf naman, pwede nyo din pag-isipan to kasi high yung defense nito, dalagdag pa siya sa kunat. Plus, mas mataas yung attack nito na sa 70. And meron siyang passive na power na cannot be attacked by an aqua if meron ka pang kakampi. Pero gusto mo ba yun? Na instead na ikaw yung tirahin yung kakampi mo. So, pag-iisipan din natin yun, diba? So, ngayon guys, ibig sabihin, may mga option kayong pagpipilian. Depende dun sa budget nyo. Pero yung suggestion ko para sa team na to, piliin natin yung yam. Maganda din kasi gamitin yung yam kasi lalo na pag titira ka agad yung nasa likod nila tapos may yam ka. Habang tumatagal yung laban, nababawasan yung life nila. So ito, sample nito, tingnan nyo, 04, 05, 0.071. So biglang jump, diba? Ito, makikita nyo, nabili na din siya. So, ganyan talaga guys sa marketplace. Napakabilis ng bilihan. Ayan, nabili na din to. Itong pangatlo, tingnan natin. Ayan, ito, available pa siya. So, ibig sabihin, kaya pa nating bilhin to kung meron na tayong S sa ngayon. And makikita nyo, diba, sunod-sunod yan, 0.071. So, safe na gamitin mo na budget sa plan is 0.071 kung bibili ka na din kaagad. Ngayon, natin, pag ginawa natin zero yung breed, magkano ang presyo? Ito, 0.071 lang din. So, I suggest tingnan nyo din yung comparison na yun kasi later on, kung seryoso talaga kayo sa paglaluro ng Axie, pwede nyo itong gamitin para mag-breed kayo. So, kung konti lang naman yung difference, yung dalawa, ang kuhanin nyo na yung zero breed, ito puro 0.071 din eh. So guys, mas okay kung ang kuhanin nyo is yung zero breed. Pero kung mataas na masyado yung presyo, edi wag na lang kahit yung may breed count na. Okay lang yun. Ito usually pag mga breeders yan, pag-iisipan nyo kung alin yung kukuhanin nyo dito. And so far, maganda yung genes nitong isang to. Kasi yung leaf bag niya, parang pati recessive niya naka-leaf bag. So therefore, pwede natin gamitin na itong 0.071. So kaya yun yung inilagay nito natin dito sa worksheet. And as of now, ang total niya is nasa 0.071 tayo, diba? So yan, makikita natin dito. And dahil ang price ng F ay nasa 210,000, pag minultiply natin yan, nasa 14,910 yung kailangan natin ipunin kung debit or credit card ang gagamitin natin. At kung Binance or MetaMask naman yung daan natin, dahil meron siyang withdrawal fee at saka gas fee, kailangan meron tayong at least 18,710. So, makikita nyo dito guys yung dalawang options, diba, pag bibili at kung saan mas makakamura tayo. Okay, so punta tayo. Meron na tayong plant na maganda. Tingnan naman natin, ano yung another Axie na isasama natin. Gusto ko aqua. Bakit guys? Kasi ang aqua, madali itong laruin. Siya yung isa sa mga pinaka-user-friendly talaga na Axie. So kung beginner ka, hindi mo pa kabisado yung card, I suggest aqua plant yung kukuhanin mo. And dito guys, ito wala pang parts na nakasulat dito. Pero ang sabi natin, gusto natin utility to. Siya yung middle na ilalagay natin. So therefore, as much as possible, gusto natin may energy generator din siya. Kaya pinili natin yung limo na part. Nilagay ko din si Soul Star or si Star Shuriken kasi maganda din yung attack nito. And makikita nyo dyan, ayan, may mga mura din, di ba? 0.032. May limo siya at saka may Star Shuriken. Pero, ito na ba yung bibilhin natin? Kasi, eto guys, pwede na din naman to. Pero kung gusto nyo na mas makasigurado, mababa kasi yung speed nito eh, 50, 52, 49. So therefore, pwede kayong maunahan ng kalaban. Kung meron siyang apat na cards at patay na yung plant mo, pwede niyang ma-burst kaagad itong aqua. Kaya gusto natin 57. And ginawa natin yung filter na 57, pumunta tayo dun sa stats. At ginawa nating speed ay between 56 to 61, di ba?
So bakit ganun? Hindi siya pure, pero bakit siya mabilis? 57 kasi ang pinakatodo na speed ng Aqua. Kasi makikita nyo, ang other cards niya ay Bird. And si Bird kasi ang pinakamabilis yun, umaabot yan ng 61 na speed. So dito makikita nyo, meron siyang Tri-Feather na card. Zero yung energy nito, pero medyo mababa yung damage niya, 35 lang. And at the same time, mababa din yung defense, 10. So, kung gusto nyo ng mas magandang team, I suggest wag yan yung kukuhanin nyo guys, kahit mura siya. Hanap tayo dito ng iba. Ito okay sana, may fish hook siya. Ito namang isang to, 0.039 lang. Meron siyang isang bird card. Pero pag-iisipan mo kung ito yung kukuhanin mo, kasi ito, meron siyang pang-backdoor or target the fastest enemy. Pero ano ba yung mga cards na kasama? Meron kang Scale Dart at saka Star Shuriken at saka Nemo. So, pag itong tatlong to ang lumabas sa'yo, hindi niya kayang ma-burst yung kalaban kahit apat na card. So, therefore, for me, skip natin yun. Huwag yun yung kukuhanin natin. Hanap tayo dito ng iba. So, naka-lowest to highest price naman to. So, makikita ka agad natin dito kung sino yung pure na Aqua card. Ito, 0.045. Ang mura, pero perfect. Oops, pero guys, tignan nyo. Madaming nakakaalam na ito ay pure Aqua. Titingnan pa lang niya yung itsura. Alam na niya na pure. Kaya hindi na natin naabutan, di ba? 0.045. Kasi super good deal sana to. So makikita natin, meron siyang fish hook. Star Shuriken. Meron siyang good fish. Maganda to guys. Kasi pampabilis ito. Kapag ina-attack ito ng kalaban, nadadagdagan ka ng 1 speed. Kaya kita natin, ang bilis din niya na benta. Hindi na natin naabutan. So therefore, kahit maganda yan, hindi natin siya mabibili. So pwede tayong magpunta sa page 2 para makita natin kung ano pang mga available. Kaso ang nandito is mga usually yung target fastest target. Eh, hindi natin gusto yun. So baka better pa na ito, ginawa ko na lang na yung pureness niya ay 6 out of 6. So ibig sabihin, lahat ng parts niya ay Aqua. And ang speed niya definitely 57. So tingnan natin tong isang to. Ayan, maganda to kasi meron siyang piranha. Target injured enemy if this access HP is below 50%. So pwede yun. Pero usually kung nasa endgame ka na, laging iisa na lang yan. So hindi mo masyadong magigamit yung passive na yun. And then itong isa is Anemone. So successful attacks restore 50 HP for each Anemone part of this Axie. Maganda din yun kasi habang lumalaban ka, nadadagdagan. And ang cost niya nasa 0.055. Pero gusto na ba natin yun? So tingnan pa natin yung iba. Ito naman, meron siyang goldfish at meron siyang catfish. Itong catfish na to, heal this Axie by the damage inflicted with this card. So, 80 yung damage niya. So, kung makadamage ka ng 80, madadagdagan daw yung buhay mo ng 80. So, maganda to. Pero guys, remember, wag mo itong unang ititira kasi baka mamaya full pa yung life mo tapos itira mo na. Masasayang yung passive niya. So, kung meron ka ng bawas sa life, doon mo magandang gamitin yung catfish. So, kung maiipon mo yung dalawang catfish mo, maganda yun. Kasi mare-restore niya up to 160 yung life mo. So, ang cost naman ito is nasa 0.056. So, tingnan natin, ano pa ba? Halos pare-pareho na yung mga lalabas dito. Depende na lang sa kung ano yung pipiliin mo later on. Ito, 0.057. Halos pare-pareho na sila. So, I think safe na gamitin na natin. Ito, for budget purposes, is 0.057. So, yan. So, at this point, guys, makikita nyo, yan, nadagdagan na yung budget natin. Kailangan meron tayong 26,880 kung RAMP or credit card, debit card ang gagamitin natin. At kung Binance, MetaMask naman, dapat meron ka ng 31,000. So, ngayon, pag-aaralan natin yung pangatlo na card na bibili natin. So, syempre, importante, speed, guys, speed. So, kung speed, may dalawang ways si Aqua para mapabilis siya. Meron siyang koi at meron siyang goldfish. So, dapat yung dalawang cards na yon pagsamahin natin siya sa isang Axie and at the same time, kuhanin natin tong si Oranda or si Hero's Bane. Kasi pag Oranda yung huli mong itinira na magpapa-zero dun sa life ng kalaban, hindi na siya magla-last stand. Okay?
so yan, koi, goldfish, or randa. Ang pagpipilian na lang natin ngayon is yung mouth. So ito, tingnan natin to. Ano ba yung mouth nito? Ang mouth nito ay swallow. Maganda sana siya, except that kung swallow ka, nasa 80 lang yung damage mo. Pero marirestore naman niya yung life mo. So depende na yun sa strategy mo sa dito. Pero ito, pwede natin tingnan to. Itong fish hook. Ayan, fish hook. So madami dito na fish hook yung nasa yung kasama niya na mouth. And makikita nyo, yung range niya nasa 0.065, 0.067, puro fish hook pa din. So, wala akong makita ang ibang mouth dito. Ayan o, nakikita nyo ba yung bibig niya pare-pareho, diba? So, kahit lumipat pa ako ng page, ganun pa din, puro fish hook most of the time. So, madami siguro nagbe-breed na yan yung combination. So, isipin nyo, kukuhanin nyo na ba yung fish hook or hahanap ba kayo ng iba pang mouth? So, ano ba yung iba pang mouth na maganda para sa gantong axie? Kasi itong fish hook, pag tinignan natin, nag-a-apply siya ng attack to this axie, tapos may 30 siya ng defense. Pero tingnan natin yung lamb. Lamb or angry lamb. Ano bang power nito? Ayan, yung mataba yung lips niya. So, eto naman, si angry lamb, 40 yung defense niya. So, maganda to, 40. Tapos, deal 120% damage if this axis HP is below 50%. So, guys, pang last talaga to. So, kapag nagwa 1 versus 1 ka, tapos less than 50% na sa'yo, biglang mag 120% naman yung tira mo. So, maganda to na isama dito sa damage. Pero, tingnan natin yung price kasi nito. Medyo may kamahalan eh. 0.077, diba? So, pag yan ang pinili natin, aabutin ka na ng 43,000 dito sa RAM credit card or 46,000 naman or 47,000 dito sa Binance MetaMask. Assuming na yung F price ay nasa 210,000 pesos na mabe-verify naman natin yun sa CoinGecko, Binance, or BlueNex. Pero, tingnan natin kasi mas makakamura tayo dun sa fish hook eh. Pag tinanggal natin yun, yan, marireset to sa page 1. So, tingnan natin, magkano ang pinakamura na fish hook? Ayun, 0.065. Yung mga katabi niya, puro 0.065 din. So, ibig sabihin, safe guys, na gamitin natin ay 0.065 kasi parang may 10 axi pa dyan na 0.065. So, palitan natin ng 0.065 and naging 40,000 na lang siya. So, medyo malaki din yung natipid natin doon. From 43,000, naging siyang 40,000 na lang. So, good na din to. Kailangan nyo na lang i-assess kung kaya nyo pa bang magdagdag ng mga additional 4,000. Kasi kung kaya nyo, edi kuhanin nyo na yung lang. Pero kung hindi naman, good na to. Itong beginner team nito, kaya na nitong mag 1,200 to 1,500 MMR. And kung magaling pa kayo sa strategy, guys, kakayanin nyo hanggang 1,800 MMR. So, depende talaga yon sa paano ka maglaro, paano ka mag-isip, manood kayo ng mga videos and guide. So, as a recap lang, ito, dadaanan ulit natin. So, sa plan, kuha kayo ng Sirius, October Treat, Leaf Bag, and of course, yung Yam. Ngayon, dito naman sa middle natin, kuha tayo ng make sure na meron tong Nemo. And yung isa, kuhanin na natin yung Goldfish para pampabilis din. At the same time, kunin natin yung Star Shuriken, di ba? Maganda din yun. So, yung pinakita ko sa inyo kanina. And dun sa pang-damage natin, make sure na meron kayong Koi, Goldfish, o kaya Lamb and Fish Hook. Mamili kayo dun sa dalawa kung ano yung kaya ng budget nyo. And Oranda. So, with this team, strategy na lang yung kulang. And yun, madidevelop nyo yun habang nilalaro nyo na siya. So, guys, sa budget na 40,530, kaya na. Pero kung halimbawa, tumaas yung ad price, naging 220,000. So, tataas din ang total cost nitong puhunan mo. Magigikang 42,460. Kung naman bumaba, naging 190,000. O di swerte, makakabili ka na ng isang magandang team, 36,000 lang. Kung 210, balik natin kasi yan yung standard average rate ngayon. Nasa 40,530, maganda na yung team mo. Maganda na yung composition. Medyo mahirap ng talunin yan. Basta guys, kailangan lang mag-iisip ka talaga sa tira. Sa una, medyo mahihirapan ka, pero madaming YouTube videos ng strategies kung paano mo to lalaruin and makakatulong yun sa'yo. Aralin mo mabuti yung team mo and kaya mong abutin hanggang 1,800 MMR. Baka nga pwedeng mas mataas pa dun eh. Of course, nasa sa'yo na yun. So yun guys, I hope you
nag-enjoy this video. And kung ready na kayong magsimula, alam nyo na kung ano ang team na bibilhin nyo or hihingin kay manager. So please subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. And I hope you had a lot of fun learning about the best AXE team for me. And thank you for watching. Bye!